everyone! Welcome to another vlog. So today is 18. May 18. So we're celebrating our 6th month. Six ba? Oo, 6. So, diba nangangalahating taon na parang kailan lang. So, ano, since ano, GCQ pa, hindi ganun kalabas, at nakikrave kami sa Samgyup, dinalala lang namin yung Samgyup dito sa bahay. Nairam kami ng ano matawag dito? Griller. Ng griller. Electric griller sa umari ko. Nakapit tayo namin. Sok-sok pa. Thank you, Maring Rose Anne. Tapos, ayun, bumili lang kami ng ano pork na minarinade na. So, parang barbecue party. Oh. So, bibili pa lang kami nito. Oo, wala pa kasi. Wala eh. Hindi naman namin kasi naisip na bumili ng ganito kasi hindi naman natin alam na mag- Usually, nagiging bonding namin kasi is puro pagkain na. So, naisip namin na why not na bumili na ito para at least. Pag tinatamad kang lumabas, so advisable siya na mag... Ano ka na lang. Tsaka pag may bisita, maganda siya. So, yeah. Ano? Anong chika? Anong pag-usapan niyo? Diba niyo? Pag-usapan niyo? Buhay, yan. Buhay, ano, quarantine. Ano ba? Paano ba mga naging buhay niyo? Kasi ako, habang lockdown, unfortunately, no work, no pay. So, ubos ang ipon. So, hello sa I-Corp. Ikaw ba? Ako naman, yun, at least, ano pa naman sa company namin. Kahit pa paano. However, ano sa company? Yun, mahal pa naman kami. Oo. Sumusweldo pa din. Oo, kahit pa paano. Siyempre, hindi na ganun ka. Kasi siyempre, di ba? Extra, pero at least kayo paano. Nandiyan pa rin sila, 2 to 4 hours. Tapos yun, sa ito, during the quarantine period, madaming nangyari. Ano, pag-usapan natin ng ano, pros. Ano muna yung mga pros ng na naka-quarantine na hindi tayo lumalabas ng bahay? Ano? Positive side na. Ako positive yun nga, para magkakaroon ko yun ng quality time sa family nyo. Like yung mga working parents, siguro mas na-enjoy nila na kasama nila yung anak nila, di ba? Kasi syempre, ako, lumaki ako na si mama sobrang busy. So at least, may magkakaroon sila ng ano, habang time sa family. Oh, that's the number 1 talaga, oras. Kasi yung katuloy yan, sabi ko kanina, yung usual na ginagawa ng mga family, during weekends lang. Minsan kasi Saturday, hindi, kasi after yan, pasok trabaho. So nangyari Sunday lang, one day. Family day talaga. So, hindi ganun kahaba yung oras. Kung baga, may gusto ka man gawin, hindi mo magagawa. Kasi, ipapahinga mo na lang din. So, yun. Kung baga, ayun yung pinaka advantage na nangyari. So, ako, meron pa. Isa pa ang pros. Para dun sa mga ano, natotoxic ka na sa trabaho. Kasi para tong ano eh, parang nire-reset mo yung ano, yung thinking mo about sa work mo. So, parang, pag ano ka na, pag fed up ka na sa work mo, kasi di ba, hindi naman, katulad sa industry namin sa BPO, hindi naman ganun kadali mag-leave. Na minsan kasi, pag medyo naliligaw ka na nalandas at parang feeling mo ayaw mo na mag-work, minsan kailangan mo na talaga magpahinga. So, ayun, parang ano na rin to, blessing in disguise na makapag-reflect, na para ano, mas ma-appreciate mo kung ano yung work na meron ka ngayon. Or, it's, ano, pwede rin na dahil sa quarantine na to, mas makita mo yung worth, kung worth it ba yung pinagtatrabahuhan mo or kailangan mo na ba lumipat. Diba? So, ano, parang gamitin na lang yung time na to para mag-isip-isip. So, ano mabugod siya. Usually, ganun talaga. Oras. Pangalawa, makapagpahinga ka. Yun sa mga, syempre, ilang taon tayo nagtatrabaho, ang holidays natin, usually, hindi naman ganun kahaba. Kumbaga, kahit sa pinagdadaanan natin yung pandemic ngayon, kahit papaano, may magandang dulot to na kahit papaano is magbibigay sa atin ng pamboost na huwag mag-give up despite of what happening right now. Look at the silver lining. Exactly. Diba? Ano so, ba? Yun. At ito pa, pros din. Mas malalaman mo, hugot na naman to ha, mas malalaman mo kung sino yung mga tao na ano concern talaga sa'yo. Kasi, wow. Oh God. Kasi meron, di ba,
yung simpleng pangangumusta lang, malaking bagay yun sa panahon ngayon. Kasi, syempre, may mga walang trabaho, no work, no pay katulad ko. Tapos, yung iba, hindi mo alam ano kung okay ba sila, kung may nakakain pa ba sila, or kung okay pa ba yung health nila, di ba? Parang ano, dito mo malalaman kung sino yung totoong concern sa'yo. Sa pamamagitan lang na simpleng pangangumusta, hindi naman porque alam mo, no work, no pay yung isang tao, hihingihan ka agad ng pera. Yung kumustahin mo lang sila, di ba? Na para ma-show mo lang yung concern mo dun sa tao. But... Oo, kasi usually, yung makamusta mo lang yung isang tao, loved ones mo, kasi hindi mo siya nakakasama or malayo siya sa'yo, nakakataba ng puso yun sa taong pinamusta. Kasi ibig sabihin, concern ka kung ba gusto mo alaman kung anong nangyayari sa'yo. Oo, hindi yung ano, makakumustahin ka lang pag ano, pag merong kailangan. May kailangan, or yung meron silang mapapala sa'yo, yung may makukuha sila in return. Sana ano, yun. Nakakano, talaga malalaman kung sino yung mga taong matatakbuhan mo. Actually, pros yun and cons din, kasi parang kakasad. Na, sad, pero you really have to face the reality. Kasi naman malaman mo sa lamang. Yes. And ito, the number one, actually, mga part din sa mga natutunan is yung kahalagahan ng savings. Diba? Katulad niya, may savings din siya or kahit pa paano may madudukot ka. Katulad niya, wala kasi yung mga nakuhang ayuda. Yung tinatawag nilang ayuda, walang dole, walang SSS, walang DSWD. So, kahit pa paano may madudukot na so, ayun, shoutout sa iCor. Okay lang, kahit ako nakapag-work from home, ano, kasi thankful pa rin ako kasi hindi naman dahil sa iCor, wala akong savings. Kung wala akong savings, wala na ako. Wala alam ko anong nangyayari sa akin ngayon. Siguro na mamalimos na ako sa akin. Kaya ang mahalaga talaga, yung savings na, ayun yung nagturo sa atin ngayon na kailangan mag-save. Para at least kung may mga ganito mang pandemic or may kahit anong kasakit na inaasahan, may madudukot ka kahit papaano dun sa mga araw o buwan na walang income na papasok sa iyo. So, yun, wish ko lang din sa mga pag natapos ng pandemic natin, makukuha na tayo. Kahit papaano kung kumikita man tayo maliit o malaki man, mag-save pa din tayo. Ayun na, napag-usapan natin yung mga pros ng quarantine. Ano naman yung mga cons? Cons yan. Number one, hindi ka makalabas. Hindi ka makalabas, lalo't may mga pupuntahan ka kapag din summer, di ba? Nasira yung mga schedule nyo, yung mga plano nyo puntahan, together with your families. So, wala. Kumbaga, canceled lahat. Pangalawa doon is yung mga celebration na gagawin nyo, hindi nyo magawa. Ako, Korn, syempre number one, sa trabaho. Syempre, pag walang trabaho, walang pera, yun yung mas kailangan nyo yun, di ba? Mm-hmm. So, ayun, isa sa cons. Tapos, ayun, kawawa naman yung mga na-stock na hindi makaalis. Katulad ko, na-stock ako sa kanila for almost a month. Buti na lang may tumulong sa amin para makauwi ako ng Cavite. Shout so, yun mo. Din. Hi, Sheena. Ganda sa pinsan niya. And Ate Donna. Ayun, cons. Ano pa bang cons ng quarantine? Yeah, di mo ba punta yung mga kamag-anak mo or something na ano? Parang wala naman ako masyadong maiisip. Ano pa ba? Kasi mas safe pa nga na ano eh, nandito ka na lang sa bahay eh. Usually. Ano ba, may cons pa pa? Siyempre, ayun, doon tayo sa reality. Pinaka itong nangyayari is madaming mga ayun, nawala. Ayun, maraming mga buhay na nawala na pinakamasakit nun is sa huling sandali man lamang nila hindi sila nayakap o hindi man lamang sila nasilip ng mga mahal nila sa buhay. Parang after all na ginugol mo sa pagtatrabaho, mamamatay ka na lang ng ganun-ganun lang. Na kumbaga sa theater is wala kang final ano tawag na final bow. Oo, final bow, hindi ka malaman walang nakapagbigay pugay sa iyo or hindi ka malaman nakapagbigay pugay din sa mga tao na kasama mo habang nagluluto. So, yun ang hiling natin. Tsaka sana ano, ha? Kuwawa din naman yung ano, yung mga na-recover, parang mamamatay din sila pagkakita ng bill. Kasi, 'di ba, almost million yung magagastos. Ayun. Ano, meron ba bang funniest moment during quarantine? Siguro hindi naman siya funniest moment, pero yung pinakagusto ko lang na
ganyan tayo mga Pilipino eh. Yung mga, kunyari, mga sakon na ginagawa natin siyang turn katatawanan. Into katatawanan or doon natin siya positive side. So, bukod doon sa nangyaring quarantine period, kasi dito sa bahay nila, nag-brown out for almost how many days? For 4 days. Hindi naman, parang ano, hindi naka 3 nights ba tayo? Oo, almost. Parang, parang nag-vacation lang din, 3 nights. Parang 3 nights nga na wala kaming kuryente. Eh, diba, so, ano pa, sobrang init, hindi pa yun yung umuulan na time. So, unang nawala sa amin is yung ano, PLDT. Eh, syempre, Wi-Fi is light. Di naman kami nanonood ng TV. Puro Netflix lang, YouTube, ganon. So, una, yun ang nawala nung umaga. Tapos, nung gabi, nawala naman kami ng kuryente. So, sobrang hirap kasi, ang hirap matulog. Kasi, mainit. Tapos, di ba, mahirap naman talaga naman ng kuryente. So, kung nasanay ka na dun sa... Ang pinakaano namin, matutulog kami mismo dun sa... sa Terry. Para alam mo yung ina-imagine namin na nakahiga kami doon na para kami wating mga pulubi kami na natutulog lang kami sa mga gilid-gilid ng mga ano, so, mga establishments. Na mararanasan. So, medyo funny siya na basta parang mukha lang kami mga ano, taong, parang mga taong grasa. Mga bata, mga batang walang langit. Parang gano'n. Alam mo, nakulis pa ba? Ano ba? Pinaka-panis yung tumaba. Tumaba kasi nga bored. Oo. Bored ka. Tumaga. So, ano gagawin nasa mo? Nasa loob kayo ng bahay. Parang paulit-ulit lang yung routine na gagawin nyo. Matutulog, gigising ng umaga, maglinis, kakain, after nun mag-Netflix, papahinga. Papahinga, matutulog, kung kakain ulit. Kakain ulit. Tapos ako naman, nung una nagbubuhat, nagsasayaw kami, mga fitness. Oo, nag-jogging kami kaso pinagbawal nung baka mahuli, mahirap na. So ako naman, yung buhat-buhat, gamit yung mga alternative ways. Kaso, wala, puro pakain din ako, so parang wala lang din. Kumbaga, bawi na lang muna ngayon dahil nga may ganyan tayong kinakaharap. So, why not, ano na nga, kasi pag bumalik na tayo sa normal, so yun, parang ano ulit, back to reality. Ano yung ano, scariest experience during, ano, quarantine? Ako pinaka-scariest ko kasi, ano, yung what if kung magkasakit ako ng COVID? What if kung mahawa ako? Kasi, syempre, as of now, wala pa rin siyang solusyon. So, parang, ganun-ganun ka lang mamamatay. Kumbaga, what if mahawaan mo rin yung loved ones mo? Diba? So, ayun yung pinaka-nakakatakot sa panahon ngayon. Sa akin, yung scariest, ano ba? Ang scary, para sa akin, yung scariest, yung as in, ma-totally zero na yung ano, savings ko. Kasi, syempre, hindi namin alam kung hanggang kailan ba ako, hindi ko alam kung hanggang kailan ako walang trabaho. So, yun yung kinakatakot ko na hindi ko na kayanin yung mga gastos. Kasi nga, syempre, yung mga bills, naghihintay ang mga bills ng Meralco, si Judith, Meralco PLDT, saka yung sa tubig. Syempre, yung ano, yung natitira kong savings, as much as possible, sana masaed. Oo, masaed. Tapos, hindi ka tulad dati na pag mag-grocery ako, hindi na talaga ako tumitingin ng presyo, basta kuha na lang ako kasi alam ko may pera ako. Eh ngayon, hindi. Hindi na ako makabili ng mga yung mga basta gusto ko lang. Kailangan consider ko rin yung presyo. Essentials muna. So yun, scary yun sa akin, yung wala ng pera talaga as in totally. Kasi, hindi ko ugali yung humihingi ng tulong financially ng basta-basta. Unless super kailangan, pero as much as possible, hanggat kaya kong gawa ng parang gagawa ko. Pero yung manghihira, medyo off ako doon. Ano ba ba scary? Scary na magkasakit ka din or mahawa mo yung family members. Oo. Yung pinaka-nakakatakot sa parang sa about sa yan, savings, financial. Kasi syempre, may mga, lahat naman tayo, may mga payables na binabayaran kada cut-off. So, yun. Yung iba, natenga na muna. Kasi, syempre, you have to consider the situation. So, yun. Kaya, mukuli makabalik na. Unforgettable moment mo during quarantine? Yan. Hindi na ako lalayo. Of course,
Nung first one month ng quarantine kasi nag-lock sa bahay. So nakasama ko yung family ko, kasama siya, na-meet niya yung family ko na of course hindi na-expect yun kasi syempre, 'di ba? Hindi naman alam na mag-lockdown. So good thing nakilala niya yung family ko, nakilala na siya ng family ko. So yun, nagkasama in one house. Tapos after noon, nang 1 month pumunta naman kami dito sa bahay niya. So mas lalo ko siya nakilala. Kasi sabi nga nila, makikilala mo isang tao, kahit sino pa yan, girlfriend mo, boyfriend mo, or kaibigan mo, kahit sino yan, makikilala mo totoo siya pag nasa bahay na kayo or nasa isang bubong na kayo. Kasi syempre, hindi, mahirap mag-pretend, whatever. So yun, so mas nakilala namin ang isa't isa na yun, wala naman masyadong naging, ano. Sa akin naman, forgettable, yun mo, hindi ka na mahuli. Ay, oo nga pala, hindi ko nasasabi. Nung isang araw, kasi syempre na-lift na yung ano, yung ECQ, ginawa na siyang ano, GCQ. So, naman ko ba, atat na atat yung kami lumabas. Hindi kasi kailangan niya kasi mapalala ng pera sa family niya. Eh, nung isang araw naman, bago mag, ano, mag GCQ, nakalabas naman kami, nakapasok pa nga kami ng water kahit na, ano, na yung quarantine pass niya is sa border namin. Sorry, kailangan talaga namin magsinungaling kasi, ano, hindi talaga kami nakakuha ng quarantine pass. Kasi nga, na-stuck kami sa Binyan. Tinry naman namin humingi ng quarantine pass sa barangay. Pero, hindi talaga kami binigyan. So, no choice talaga kami. Ayun, akala namin maging okay katulad din yung unang labas namin na nakasama siya sa Walter. Kaso, ano, pagkapunta namin sa ATM, nag-withdraw siya, biglang may nagtanong na ano, na sundalo o police ba yun? Parang, una, civilian muna. Civilian, sabi. Tapos yung quarantine pass nyo. So medyo kinabahan niya ako, pinakita ko yung quarantine pass ko. Tapos yung nung tinanong siya, kung nasa yung quarantine pass, wala kami may ipakita. Kasi yung quarantine pass na ginamit niya last time sa border ko, ano, wala kasi, hindi kasi lalabas yung border ko, so hiniram namin. So carry lang. Eh kaso, gagamitin din ng border ko, so hindi na niya nahiram. Ayun. Ano, tinangay agad siya nung ano, mga sandalo, sinakay siya sa ano, sa truck ng mga ng army. So ako, hindi ko alam talaga yung gagawin. Kasi dadalhin daw siya sa Malabon, eh layo-layo nun, eh wala namang ano, public transport. So ayun, natakot ako para sa kanya kasi hindi ko naman kung anong gagawin sa kanya. Ano ba gagawin sa kanya? Oh, usually yun nga, nangyari yun nung Saturday lang yun. So hindi naman na-expect. So ang consequence kasi nun, dahil sabi nga nung ano doon nung sundalo din. Buti nga kayo hindi kayo sumasagot or nakipag-away. Ako naman kasi may kasalanan naman talaga ako. Kasi nga lumabas ko ng walang quarantine pa. So take the consequences. Kaya yun, kumbaga ang gagawin namin sa puso doon is magbubuhat ng 500 sacks na rice. So ako parang inisip ko, okay lang kasi nagbubuhat naman talaga ako. Tapos inisip ko lang na para siyang community service. So yun, pero hindi ko lang matik kasi doon yung ibibilit sa araw. Eh syempre, nakakasira sa skin yung. Di ba? But at the same time, dugyo. Tapos, ang pinaka-worst thing pa doon, saan ako matutulog? Kasi 24 hours daw eh. So, 1:50 ng hapon yun. So, the following day pa. So, iniisip ko saan ako matutulog doon. Di ba? Nalala ko din yung si ate na nagwawala dahil ano, hinaharang na sundalo. Kasi masusunog dahil mukha. Ayun, thank you pala kay ano, Osang, sa pag-save sa aking ano. Thank you, Osang, ha, kasi super sinave talaga. And of course, thank you kay Lord kasi ginamit niya si Osang. Ayun, buti lang nandun si Osang sa Walter Mart. Tapos tinanong niya, anong nangyari sis? Yung boyfriend ko, inuli ng mga sundalo dahil daw sa Malabon. Ayun, kinausap niya na, in-explain niya na lang dun sa sundalo ko ano yung sitwasyon namin, which is for me valid naman kasi. Mm-mm. Hindi naman namin kasalanan na wala siyang quarantine pass kasi nga, na-stuck kami. Kaya naman namin humingi. We tried to intend na humingi. Kasi hindi talaga kami binigyan. Hindi kami binigyan kasi wala nila. So, of course, ginalang ulit namin yung bata. Siyempre, mandatory or ano na, protocol nila yon na hindi na siya mamibigay. So, kaso, eto, emergency kasi to, kailangan ng pera nung kailangan niya magpadala kailangan ng pera. Kailangan magpadala sa family ko. Hindi naman, diba, ano, parang hindi naman okay na naman mag-withdraw, ibibigay mo yung pin ng ATM mo sa ibang tao, diba? Parang hindi siya, parang hindi secured. Mm-hmm. Parang ibang usapan na yun pag ganyan. So, ayun. For me, yun yung ano, unforgettable. Kasi yun, basta lesson learned na lang din. So, kaya dun sa atin, mga citizen, huwag na lang din tayong lumabas muna tayong quarantine kasi
of course. And yung shoutout din sa mga opisya. So, sumunod din tayo. Kung ano yung binibigay natin protocol sa ating mga nasasakupan, sundin din natin. Kumbaga, there's no person or people above the law. Para ba yun doon sa ano, PNPG? Mm-hmm. So, yun. Ngayon, we're celebrating our 6-monthsary. Malayin yun, no? Nangangalakas. Super bilis lang. Kasi nga, eh actually minsan nga nagtutuusan kami dalawa na yung sense na yung almost 2 months na magkasama kami na araw-araw, as in araw-araw, 24 hours. More than 2 months. Ano, as in parang na-consume niya na yung buong taon. Na supposed to be na every weekend lang kami magkikita kasi parang kami may work. So super sulit talaga nung more than 2 months na magkasama kami. And then yun, kumbaga, mas advantage siya in our part kasi nga mas nakilala namin yung isa-isa. Oo. Tapos yung mga inisip nga namin what if hindi kami magkasama, yung parang feeling ko mga uumay na ako sa chat na anong ginagawa yung parang katulad nung of course most, yung iba sa inyo talagang experience to yung magkalayo kayo, yung parang yung sinasabi nga sa FBA any quote na parang magkikita kayo after quarantine or matapos na yung quarantine or mawala na yung virus. So yun yung mga nakakalungkot lang kasi through chat lang kayo. Sabi nga namin, kung sa chat tayo, no, parang paulit lang yung usapan namin. Kukumain ka na ba? Anong gagawin mo the whole day? Siyempre, manonood lang ng ganito kasi hindi ka na pwedeng lumabas. So, ganun. Kasi video call lang. Kumbaga, wala. Parang even weekends, hindi kayo magkakasama. Pero feeling ko, kung ano, gusto siya kasama itong quarantine, payat na ako. Kasi makakapag-ano ko, makakapag-fasting ako. Eh, siyempre, dito naman ako pwede mag-fasting. Consider ko rin to. Siyempre, kailangan niya kumain ng ano. Nung masarap. Ay, kung ako lang, siguro once a day lang ako kakain para si Mixi. Kasi, siyempre, ano, kailangan fit. Eh, ngayon hindi eh. Hindi na fit yung ano, mga damit. Nag-adjust na talaga. Ano last words? Ayun, ang last word ko, for both of us, sa atin. What? Yun. First, number one ngayon kasi yung health. So, sana good health for both of us. At the same time, sa family ko na nasa Binyan, kapatid ko, mama ko, lola ko, lahat sila, lahat ng relatives ko, good health. And also, dun sa mga ninang niya, tapos anak ng ninang niya, tapos nanay niya na nasa US, tapos mga family niya, members niya. So, good health. Good health for our families. But second naman is, of course, yung mas mahabang ano pa namin, pagsasama, through ups and downs. Of course, challenges lang yun. So, as long as na ang core nyo is yung love, faith, and of course, si God. So, kung may hindi mang pagkakaunawaan, of course, lahat naman tayo may flaws. Mm-hmm. Kung may hindi mang pagkakaunawaan, so, try to solve it. Kasi, saka, nag-aaway din kami nga, no? Oo, may mukha lang hindi. Pero, yun, pinag-uusapan na lang agad. Usually, ganun. Pero, hindi man yung away na asin yung physical, about, even wording. Mga lang, tampuhay, misunderstanding. Hindi pa yung ganun ka-wordings talaga. So, parang, hindi lang nag-iimikan. Actually, parang hindi nag-iimikan. Parang, okay, wag, dyan ka muna ako, dito muna ako. So, hanggang mamaya, naglayo na. So, yun, try to reach out. Mag-usap kung ano yung say niya, yung say ko. So, the middle para at least ma-maswede. May ganung point of view naman tayo. Ako, last words ko, ano lang, gusto ko lang mag-thank you sa'yo kasi kasama kita. Alam mo na yun. Kasi, ano, feeling ko di ko kakayanin kung ako lang mag-isa. Especially, ano, wala akong work, siyang work. So, ano, basta thank you. Kasi, ano ba, tawag ko nga sa kanya, ano, living ayuda. Wala, ano siya, blessing siya sa akin. So, ayun, thank you for being here. Ayan, more Monthsary. And looking forward for our anniversaries. Yeah. Ayun. Isang beses lang din naman ako na. So, yun. Of course, yung sa mga nasa bahay dyan. So, yun. Huwag na lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan lumabas. Follow kung ano man yung protocol na binigay ng ating mga officials. At the same time, sumuda lang tayo kasi para din naman sa ating mga. Sana, kung ano man pinagdadaanan natin ngayon matapos na, and let us just pray for the betterment of this country. Wow! So yun. And I thank you. Sige na, see you guys on our next vlog. Bye-bye! Kain pa kami.
Samgyup.